Kumusta mga bata? Ako, si Teacher Vicky, ang pretty teacher nyo sa Math 3. Maraming nagsasabi na mahirap ang math. Pero, alam nyo ba ang sikreto para mapadali ito? Bago aralin ang mga leksyon, dapat masaya kayo! Kaya naman, magsayaman muna tayo! Nating maunawaan ang pag-aaralan natin ngayon, pakinggan natin ang kwentong ito. Si Glenda ay 9 taong gulang at nasa 3rd baitang. Gumawa siya ng isang maikling kanta bilang pasasalamat sa mga frontliners. Umabot ng 3,172 katao ang nakapakinig sa kanyang awit. Maraming nasiyahan sa kanyang ginawa. Nakatutuwa naman si Glenda. Sa kanyang murang edad, maraming tao ang nabigyan niya ng inspirasyon. Kagaya niya, maraming paraan para tayo ay makatulong sa ating kapwa. Ilang paalala din para tayo ay manatiling ligtas mula sa virus, ugaling maghugas ng kamay, maligo araw-araw at maglinis ng kapaligiran. Balik tayo sa kwento! Umabot sa 3,172 katao ang nakapakinig sa kanyang awitin. Gaano kaya kalaki o karami ang 3,172 na tao? Naisip mo ba kung paano maipapakita ang bilang na ito? Upang masagutan ito, magbalik-aral muna tayo. Magbalik! Hanggang saan kaya aabot ang naaalala mo? Sabayan niyo ako sa pagbasa ng mga numero ito. 27, 36, 519, 237, 1,824. Simulan natin sa 27. Ilang digits mayroon ang 27? 1, 2, 2. Alin sa numerong ito ang nasa isahan? At alin naman ang nasa sampuan? Ang digit 7 ay nasa isahan. At ang digit 2 ay nasa sampuan. Ilang digits naman ang mayroon sa 36? 1, 2. 2 rin! Sa 36, aling digit kaya ang nasa isahan? At alin ang nasa sampuan? Ang digit 6 ang nasa isahan, habang ang digit 3 ang nasa sampuan. Ilang digits naman mayroon ang 519? 1, 2, 3. 3! Kung ang place value ng digit 9 ay nasa isahan, ang digit na 1 ay nasa sampuan, ano naman kaya
ang place value ng digit na 5. Nasa sandaanan. Magaling! Dito naman tayo sa 237. Kung ang place value ng digit 7 ay nasa isahan, ang digit na 3 ay nasa sampuan, ano naman kaya ang place value ng digit na 2? Nasa sandaanan din! Mahusay! Ito naman, 1,824. May napapansin ba kayo sa bilang na ito? Ito ay mayroong 4 na digits. 1, 2, 3, and 4. Kung ang place value ng digit na 4 ay nasa isahan, ang place value ng digit na 2 ay nasa sampuan, ang place value ng digit na 8 ay nasa sandaanan, ano naman ang place value ng digit na 1? Nasa libuhan! Tama! Naaalala niyo na ba ulit kung saan nakalagay o nakapwesto ang place value ng isahan, sampuan, sandaanan, at libuhan? Tuklasin! Tuklasin. Ngayon, balikan natin ang tanong sa kwento ni Glenda kanina. Gaano kaya kalaki o karami ang 3,172 na tao? Ilang digits mayroon ang bilang na ito? Ang 3,172 ay mayroong 4 na digits. Para mas mapadali ang pagpapakita ng mga bilang, gagamit tayo ng number disks. Gamit ang number disks, pag-aaralan natin kung papaano na ipapakita ang bilang na 3,172. Sa chart, makikita na ang 3,172 ay mayroong 2 pirasong number disks na isahan, 7 pirasong number disks na sampuan, 1 pirasong number disk na sandaanan, at 3 pirasong number disks na libuhan. Narito ang 3 hakbang sa pagpapakita ng bilang. Una, tukuyin ang lugar o place value ng bawat numero sa bilang. Ikalawang hakbang, gumawa ng hanay para maipakita ang hanay sa isahan, sampuan, sandaanan, at libuhan. At ang ikatlong hakbang ay gamitin o ilarawan ang bilang gamit ang number disks. Ang bilang ng number disk ay depende sa numero na nakalagay sa bawat place value. Sundin natin ang mga hakbang sa pagpapakita ng bilang. Unang hakbang, tukuyin muna natin ang lugar o place value ng 3,172. Ang lugar o place value ng digit na 2 ay nasa isahan. Ang lugar o place value ng digit na 7 ay nasa sampuan. Ang lugar o place value ng digit na 1 ay nasa sandaanan. Ang lugar o place value ng digit na 3 ay nasa libuhan. Ikalawang hakbang. Gumawa ng hanay para maipakita ang hanay sa isahan, sampuan, sandaanan, at libuhan. At ang ikatlong hakbang ay gamitin o ilarawan ang number disks at ilagay ang katumbas nito. Ang bilang ng number disk ay depende sa numero na nakalagay o nakapwesto sa bawat place value. Ang 3,172 ay mayroong
dalawang pirasong number disk na isahan, isang isa, at dalawang isa, katumbas ng dalawa. Pitong piraso ng number disk na sampuan, isang sampo, dalawang sampo, tatlong sampo, apat na sampo, limang sampo, anim na sampo, at pitong sampo, katumbas ng pitumpo. Isang pirasong number disk na sandaanan, isang daan, katumbas ng isang daan. Tatlong pirasong number disk na libuhan, isang libo, dalawang isang libo, at tatlong isang libo, katumbas ng 3,000. Kaya, ang bilang ng mga taong nakapakinig sa awitin ni Glenda ay may 2 isahan, 7 sampuan, 1 sandaanan, at 3,000. Narito ang isa pang maaari nating gamitin sa pagpapakita ng bilang. Ito ang blocks, flats, longs, at squares. Sa isang square, ito ay may katumbas na isa para sa isahan. Sa 10 squares, ito ay may katumbas na isang long para sa sampuan. Sa 10 longs, ito ay may katumbas na isang flat para sa sandaanan. Sa 10 flats, ito ay may katumbas na isang block para sa libuhan. Kagaya ng number disk, ang blocks, flats, longs, at squares ay may isahan, sampuan, sandaanan, at libuhan. Ngayon, subukan nating gamitin ang blocks, flats, longs, at squares sa bilang na 5,000, 200, at 93. Sa chart, makikita na mayroong 3 pirasong squares na isahan, 9 na pirasong longs na sampuan, 2 pirasong flats na sandaanan, at 5 pirasong blocks na libuhan. Natatandaan niyo pa ba ang 3 hakbang sa pagpapakita ng bilang gamit ang number disks? Gayon din ang susundin natin sa pagpapakita ng bilang gamit ang blocks, flats, longs, at squares. Una, tukuyin muna natin ang lugar o place value ng bilang na 5,000, 200, at 93. Ang lugar o place value ng digit na 3 ay nasa isahan. Ang lugar o place value ng digit na 9 ay nasa sampuan. Ang lugar o place value ng digit na 2 ay nasa sandaanan. At ang lugar o place value ng digit na 5 ay nasa libuhan. Ikalawang hakbang, gumawa ng hanay para maipakita ang hanay sa isahan, sampuan, sandaanan, at libuhan. At ang ikatlong hakbang ay gamitin o ilarawan ang bilang gamit ang blocks, flats, longs, at squares at ilagay ang halaga nito. Ang bilang ng blocks, flats, longs, at squares ay depende sa numero na nakalagay sa bawat place value. Mayroong 3 squares, 1 square, 2 squares, at 3 squares katumbas ng 3. 9 na longs, 1 long, 2 longs, 3 longs, 4 na longs, 5 longs, 6 na longs, 7 longs, 8 longs, at 9 na longs katumbas ng 90. 2 flats, 1 flat, at 2 flats katumbas ng 200. 5 blocks, 1 block, 2 blocks, 3 blocks, 4 na blocks, at 5 blocks katumbas ng 5,000. Kaya,
ang 5,273 ay mayroong 3 pirasong squares na isahan, 9 na pirasong longs na sampuan, 2 pirasong flats na sandaanan, at 5 pirasong blocks na libuhan. Suriin! Maipapakita natin ang bilang gamit ang iba't ibang representasyon ng mga bagay. Sa aralin natin ngayon, gumamit tayo ng number disks. May number disk para sa isahan, may number disk para sa sampuan, may number disk para sa sandaanan, at may number disk para sa libuhan. Gumamit din tayo ng blocks, flats, longs, at squares para maipakita ang bilang. Sa isang square, ito ay may katumbas na isa para sa isahan. Sa 10 squares, ito ay may katumbas na isang long para sa sampuan. Sa 10 longs, ito ay may katumbas na isang flat para sa sandaanan. Sa 10 flats, ito ay may katumbas na isang block para sa libuhan. Mas naiintindihan niyo ba ang pagpapakita ng bilang noong gumamit tayo ng number disks, blocks, flats, longs, at squares? Mga bata, para hindi kayo mahirapan, lagi lang nating tandaan ang 3 hakbang sa pagpapakita ng bilang. Pagyamanin! Ready na ba kayong magsanay? Dumako na tayo sa pagyamanin! Gamit ulit ang iyong lapis at papel, subukan natin sagutan ito. 15 segundo ang ibibigay ko para masagutan ang bawat tanong. Anong bilang ang naipapakita sa number disk na ito? Isulat ang iyong sagot sa inyong papel. Mayroong 3 pirasong isahan, 6 na pirasong sampuan, 3 pirasong sandaanan, at 8 pirasong libuhan. Ang tamang sagot ay 8,363. Nakuha niyo ba ang wastong sagot? Magaling! Subukan naman natin ang susunod na halimbawa. Anong bilang ang naipapakita sa blocks, flats, longs, at squares na ito? Isulat ang iyong sagot sa inyong papel. Ang tamang sagot ay 4,795. Tama rin ba ang inyong mga sagot? Mahusay! Sa susunod na katanungan, ilang number disks ang maipapakita sa bilang na 7,886? Bibigyan ko kayo ng 15 segundo. Tingnan nga natin ang wastong sagot. Sa bilang na 7,886, ito ay mayroong 6 na pirasong number disks na isahan, 8 pirasong number disk na sampuan, 8 pirasong number disk na sandaanan, at 7 pirasong number disks na libuhan. Sa panghuling katanungan, kung mayroon akong 5 squares, 6 na longs,
dalawang flats, at siyam na blocks, anong bilang ang katumbas nito? Ang tamang sagot ay 9,265. Nakuha mo rin ba ang tamang sagot? Mahusay! Isa-isip! Huwag nating kalilimutan ang tatlong hakbang sa pagpapakita ng bilang. Ano nga ulit ang tatlong hakbang? Una, tukuyin ang lugar o place value ng bawat numero. Ikalawa, gumawa ng hanay para sa isahan, hanay para sa sampuan, hanay para sa sandaanan, at hanay para sa libuhan. Ikatlo, gamitin o ilarawan ang bilang sa pamamagitan ng number disks, blocks, flats, longs, at squares at ilagay ang halaga o katumbas nito. Pero huwag nating kalilimutan na nakadepende ang bilang ng number disks o blocks, flats, longs, at squares sa numero na nakalagay sa bawat place value. O mga bata, tapos na ang klase natin sa araw na ito. Laging tatandaan na kapag matangaralin, walang mahirap basta't masaya itong tatalakayin. Ganyan ang Math 3 dito sa DepEd TV. Kaya naman, masayang matuto! Muli, ako si Teacher Vicky, ang pretty teacher ng Math 3. Hanggang sa susunod, paalam!